Good morning, kabayan. Ako, ito nga eh, napapakamot ulo na lang itong mga kababayan nating namuhuna ng napakaraming face shield, no? Dito nga sa naging balita na voluntary na lang ang paggamit ng face shield sa mga lugar na nasa Alert Level 3 pababa. Kasama nga po dito ang National Capital Region. Ayon sa ilan sa mga namuhunan kasi kabayan, nasanay na COVID-19 hotspot itong National Capital Region. So, naisip nila mamuhuna ng mga face shields dahil ito po isa sa mga mandatory na kailangan. Pero hindi nila lubos akalain na sa awa ng Diyos, bababa ang ating mga COVID-19 cases at magluluwag po. Ikinatuwa naman ito ng mga kababayan natin. Kabayan sa katunayan, maging po sila, supportado nila itong panukalang ito ng IATF. Yun nga lang po ngayon, kabayan, dahil nga naglabas na sila ng pera, hindi nila ilam kung paano nila mababawi ang mga ito. Isa sa mga nakausap natin dito, si Kuya Ray na naglabas ng 3,000 pesos para makabili ng 400 pieces na face shield. Binibenta niya ito ngayon, kabayan, sa halagang 10 pesos. Sa ngayon po, napaubos na iba, kabayan, pero may natitira pa siyang nasa 90 to 100 pieces na kailangan niya mapaubos para mabawi ang kanyang pinuhunan. Isa naman sa nakausap pa namin dito, si Tatay Mamaw, kabayan, itong diskarte ni Tatay. Mula sa 10 pesos, kabayan, bibenta niya na lang ito sa halagang 7 to 8 pesos para lang mapaubos itong mga face shield na pinuhunan niya. Wala siyang kikitain dito, kabayan, kasi puhunan niya po mismo 7 pesos na. So para lang matabla, mabalik lang po niya yung kanyang puhunan. Invest. Pakinggan natin. Ang puhunan, yes, ibig mo sabihin, kabayan. Lady Liza, opo, opo. Ang puhunan niya ay magkano? 7 pesos kada face shield, kabayan. Wow, mataas pa rin, ano? Yes, kabayan. So, kailangang ibenta niya ng 8 para may kita siya na 1,000. So ngayon, yes, mabawi man lamang niya yung kayong puhunan, tama ba? Yes, kabayan. Ay palagay ko, wala rin bibili ng 7 pesos niyan kung hindi mo naman gagamitin na eh. Ba't ka pa bibili? Yes, kabayan. Kaya nga ito ilan sa mga na-interview natin. Ipapalabas po namin ngayon sa Teleradyo, kabayan, yung nagiging diskarte ng iba kapag sakaling walang bumili. So pakinggan po natin ang panayam sa kanila. Last na lang nakuha ko yan. Sang-ayon ka ba na tayo ay huwag na mag-suot ng face shield sa labas? Pwede. Mas okay para sa'yo? May sagabal ka sa mata ko din pag ako nagagamit. Nasa 3K sa mga face shield ko lang. 3K? Face shield. Bali, ilang piraso na lang yung natitira mo? Nasa 90 na lang po. Na piraso. Paano pag walang bumili? Bigay na lang sa iba, ginagamit naman yung mga ano namin pag pumapasok pa ng mall. Bayo na lang sa akin. Mga? Marami. Marami. Paano papaubos? Kiningin na. No, para sa mga ano, pangsasakayan, asaka ano, mga pagpapasok sa mall. Oh. Magkano yung binibenta yung isang piraso? Yung 10 na lang. Yung mga sukuy namin, 8 na lang. Yung mga lakal-lakal ito sa mga kaksada, 8 na binta namin kira. Ayun, kabayan, narinig ba si Kuya Ray? Sabi po niya, if wala nang bibili, ipapamigay na lang niya. Sabigay na lang sa'yo. Kesa na, sabi ko nga, kabayan, ina-arbor ko na. Sabi ko, ipamigay mo, akin na lang. Anin mo naman. Hindi ko rin. Malay mo, kabayan, di ba? Mag-cover ako sa ospital, kailanganin ko. Eh, didamihan ko ng face shield, kabayan. Hindi, ito isipin mo, ha? Tsaka yung mga nagtitinda. Huwag naman ipahintulot ng Diyos, ha, Liza, ha? Alam mo, nangyayari sa Europe, sentro na naman sila ng virus, ha, ng COVID. Europe na yan, ha? Mayayamang bansa na yan. At sila, halos more than 100% na vaccinated na sila, ha? Sa China, pinanggalingan ng virus, di ba? Yung sinasabing pinanggalingan ng virus. Hindi sa Wuhan. Pero merong 1,000 na mahigit na mga estudyante ang nagkaroon ng inaksyonan ng Chinese government sa lugar sa China dahil yung universidad ay pinasukan ng virus ng COVID. China yan, ha? China. So, wag naman sana mangyari sa Pilipinas na muling bumalik ang virus sa nangyayari sa atin. Dapat eh, hindi tayo kampante, complacent, na sinabi, wala na palang virus eh. So, okay na tayo, wala nang virus, hindi na tayo magkakasakit. Mm-hmm. Hindi ho ganun dapat ang maging reaksyon ng ating mga kababayan. So, tago lang ho ninyo. Yes. Anyway, plastic naman yan, hindi mabubulok. Di ba? Yes, tama, kabayan. Yun nga rin ang sinabi na ilan sa mga nakausap namin dito, medyo mixed reactions yung mga hindi nagtitinda, kabayan, yung mga nasa kalsada lang. Sabi nila, yung iba nga, itatago nila kasi sabi nila, pabago-bago din naman.
ang nagiging guidelines depende sa sitwasyon. So, lalo na ngayon, bukas ng parke, mga malls, sa kahit anong edad. So, sabi nila, itatago na lang nila yung mga facials o bibili sila para just in case kailanganin, magbabaon po sila. Pero tama ka dyan, kabayan, mahigpit na paalala natin sa mga kababayan natin. Yes, nagluluwad na tayo sa COVID-19, sa guidelines sa COVID-19, pero kahit wala bang face shield o meron ka bang face shield, eh, sundin pa rin po natin ang health and safety protocols para maiwasan pong makuha itong virus. Balik pero, sa'yo, kabayan. Pero, Liza, pag yung matao, halimbawa, palengke, na malengke ka, Liza, o nagpunta ka sa mall, pwedeng sa iyong sarili ay mag-face shield ka. Ako, ipapayo ko mag-face shield sa mga palengke, lalo na palengke, lang mga mall, madaming tao dyan. Mag-face shield ka. Kung kinakailangan mong itaas, pwede. Hindi ka nasi, wala nang sisita sa iyo, di ba? So, iyon, importante. Lalo, of course, sa mga ospital. Lalo na sa mga walang ventilation, kabayan, tama yun ka nga. Sa mall, yung mga meron air condition, tama po, kabayan, na mag-face shield po tayo as much as possible.